Hello, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburokoto? So ngayon is nandito tayo sa 42 miles dito sa area namin. Then nakakasama natin ngayon si Sepri, ang ating dancer, tol. Ito, isa to sa mga dancer dito sa Pensacola. And training kami ng ibon. Kasama natin dito yung ibon ni ni Junel. Apat dito mga kaburokoto. So first time na mga ibon niya rito, tapos yung ibon natin, maliban sa apat na veterano natin na lagi noon dito. So, hindi ako makapagsalita ng mas kasi medyo malamig. Alright, so ayun nga, pakita ko sa inyo area. So, ito yung mga ibon natin, yan. Bali 14 sa atin. Kasama na dyan si Captain Hook natin, si Marcos. Tapos yung kay tawag dito kay Junel, sa Daniel to. Uy, ginakawawa si Ligaw 67. Ayun lang sa kanya, isa, dalawa, tatlo. Yung isa, yung red bar, nandun sa likod. So, yun nga mga kaburo ko to, bali re-release na namin yung ibon maya-maya siguro kasi medyo madilim pa. Kakasikat lang ng araw. Yan. Or I think pwede na to siguro kasi maliwanag na to mga kaburo ko to. So, yeah, pahinga ko lang mga 2 minutes. Alright. So, yun nga mga kaburo ko to, bali maliwanag na. Alright. And then re-release na ni Sepri ang ating mga warriors. Sige to, re-release mo. Then hawak ko si natin, si Captain Hook natin. You know. There we go. Woo! Good luck. Ayun yung kaya ito yung wawal kay utol natin, kay Junel. Alright. So dapat yung way nila is dire-diretso doon. There we go, gando. Ngayon lang ulit tayo nakapag-release. First time na mga ibon natin. Uy, mabangga sa men. Sa puno, mukhang nabubulag pa yata sila. Hala. Uy. Hala. Madilim pa yata, tol. Para sa kanila. Eh, isa, umano na kagad kumala. Sa'yo na maganda ron. There we go. So yun nga, ano oras sa tol? 6:45. Yeah. So yun nga mga kaburo ko to, 6:45 release ng mga ibon natin. Then tignan natin kung maalala ng apat natin yung area na to. Kasi dito tayo madalas dati, kasama natin si ama. Alright, so good luck sa mga warriors natin. First time na mga yan. May mga sumasabay na maliliit na ibon. So ayun nga, bali naro wrong way pa sila kasi nga first time. Hindi na sila dumaan ng 30 miles kasi biglang magbabago yata yung yung tawag dito. Yung race namin, gagawin yata ang February. So medyo nalilate na tayo mga kaburo ko to. So subuhan natin, buti na lang hindi lahat tinanggalan ko ng backpack. Buti na lang yung mga young bird lang na late. So, yun ang natin, advantage natin. Pero, kulang tayo sa training. Alright, so dapat dito sila. Dito yung way nila dapat. Yan. Nasaan na sila? You know. Doon sila pumunta sa kagubatan. May kalaban dyan, mga kaburo ko to. But yeah, good luck. Tignan natin kung sino yung unang uuwi sa mga warriors natin. Then later on, ikakabit ko na yung pads, tapos lalagyan ko na sila ng mga sensor. So ibablog natin yan. Alright, so yun nga mga kaburo ko to, bali babalik na lang ako mamaya. Let's go. So yun nga mga kaburo ko to, bali saktong 8 AM nandito na tayo sa ating kampo. And then kinunta ko si ama kanina. Sabi sa ni ama wala pa raw dito yung mga ibon natin. So kinunta ko na rin siya si Junel. Sabi ni Junel pagsilip niya sa kampo niya, may falcon kaagad sa bubong daw ng kanyang kulungan. So, medyo delikado yung ibon niya pagka landing. So, sabi ko, bugawin niya na kaagad. Alright, so, kalmado yung mga ibon natin. I mean, yung panahon. And then,
saktong 8. So, isang oras ano na sila? 15 minutes na lumilipad mga kaburo ko to. Alright, so yun nga, babalik ako kapag kami natanong to tayong ibon at kasama natin dito ang ating dancer. Let's go! So yun nga mga kaburo ko to, bali silipin natin sa likod. Baka meron ng umarangkada ulit. Maliban kay Golden, sayang sa Golden eh. Bakit? Yung sa ako kasi din nakauwi yung Golden. So ito si... Wala! Wala pa, tingnan mo to lo. Alright, babalik ako ulit. So yun nga mga kaburo ko to, bali natanong ko na kagad yung mga ibon natin. Dumating sila ng 8.05. Ayun oh. So, 2... Ilan sila tol? Bilangan mo nga. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Kulang tayo ng ano, ng tatlo sa group natin mga kaburo ko to. Bakit ilan ba yun? 14 sa atin eh. 14. So, palagay ko wala dyan yung ano, yung... blue bar na si Itus. Nakak. Laging late yun mga kaburo ko to. So yun nga, kukontahin ko lang muna si ano, si Junel. So yun nga mga kaburo ko to, bali 8.20. Mga ibo natin pasaway pa rin. So medyo nabibitin sila sa ano, sa 42 miles. Then gagawin natin sa mga yan. Sa pambalik doon, kasi kailangan talaga mauna sila sa akin. Kapag ka nauna lang sila sa akin next, siguro plano ko bukas. Pagka nauna na sila sa akin bukas, abante tayo ng ano, ng another 50 miles. So, iano na kagad natin itong mga to sa 100 miles. So, matira matibay na mga kaburo ko to. Tingnan natin kung makasali pa tayo sa ano, sa tag dito. Sa OB race. Alright, yun yung mga imo natin. Pababa na sila ng pababa. So, tingnan natin isang ikot pa. Ayun na, ganda na ng dive nila. There we go. Tapos bulabog. Woo! May dagat isa. Ayun no. Sinunda pa. Oy, may kalaban. May kalaban. Ayun, 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 ayun. Ay, lakas ang bilis. Woo! Tagay na laka. Natakma kaya? Kita mo tol? Grabe. Natakma kaya? Oo, tara. Ay, ay, ay. Grabe mga kaburo ko to. Isang ano na naman. Isang magandang pag-atake. Papasok na sana yung mga ibon natin. Ayun, lumipad na kagad, mataas yung isa. Laki nun men. Ito isa watak. Watak-watak sila men oh. Yeah, di na maabutan yun. So yun ah, palagay ko abutin na yung mga ibon natin ng mga 9 or 10 or 11. Pagka ganyan kasi inatake sila, automatic lumalayo sila tapos nagtatagal lalo sila sa paglipad. Alright, balik ako, let's go. So yun nga mga kaburo ko to, bali mga ibon natin, nagsilaboy pa ulit. Bad trip na naman talaga yung hawk. Pero okay lang ha, para yung mga ibon natin mas lalo pa silang tumatag sa liparan. Kumbaga mas lalo pa silang ano, mahasa. Ayun yung tatlo natin oh. So si ano, si Junel, meron na siyang dalawang pauwi. And then tayo, di ko sigurado kung ilan to. Kasi nga wala pang bumababa sa mga ibon natin. Pero okay lang yan. Yeah. Tatlo lang nakikita ko ngayon. So yung iba talaga naglaboy mga kaburo ko to. So di ko na papahabain to mga kaburo ko to. Bali mamaya babalik na lang ako kapag bumaba na talaga sila. Or kapag meron ulit magandang nangyaring ano, action. Alright, so yun na, ito tatlo natin. Pagkababa ng tatlo na to, tingnan natin kung makakapag trap sila lang maayos, then babalik ako. Alright, first clock. Si Itos natin. Yun oh. Yung brown na ginawa ko lang siyang dropper. Di ko siya sinama. Dala lang ko, malilate na naman. Ayun yung mga ibon natin. Alright, so madami na ulit. Ito, meron pa isang. Ganda ng dive. Ganda ng dive na ito. Sino to? Ay, may ibon na yun. Yun, 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 yun. Ulol, di mo maabutan yan. Marcos ko yan. Marcos ng Capistrano yan, bro. Ayun, doon na siya, ano, spatter lang siya doon, oh. Grabe. So, yun nga mga kaburo ko to, bali, saktong 9 o'clock na dito. 9 a.m. So, ang tinatarget ng kalaban natin si Marcos. So, siguro napapansin ng kalaban natin na medyo may tama si Marcos natin sa pa siguro, or ewan ko ba kung bakit dalawang beses na siyang inatake. Dahil nga si Marcos, dalawang beses na
sumubok na mag-dive ng maayos, pero itong kalaban natin, tinatarget si Marcos natin. So, sana wag madali itong si Marcos natin. Sinusubukan kong magbantay, pero kailangan ko na kasi pumasok maya-maya dahil ngayong asawa ko is mag-ano. Ito, ito, si Marcos ulit natin. Yan o. Si Marcos, siguro palagay ko si Marcos is pagod na. Dahil nga kakabalik lang ni Marcos sa team ng ano, ng grupo nga natin dito sa Warriors natin. And then siguro sinusubukan niya na mag-dive ng maayos dahil ayaw siguro niyang umano dumapo sa iba. Kasi ano na eh, 2 hours na silang lumilipad. And then ano, tawag dito, medyo siguro napapagod na siya dahil nga sa, napansin ko sa group ng ano natin, ng Warriors natin, si Marcos yung gustong-gusto ng bumaba. Pero yung Dares, okay naman, lumalayo pa nga sila. So, pinakawalan ko yung isang red, para lang ano, yung ano, kalaban na dumban daw. Para lang medyo malito yung kalaban, pero di pinapansin. Ang pinapansin talaga yung si Marcos. Ewan ko lang, sana walang masama mangyari kay Marcos. Yun lang, kay Captain Hawk natin. Alright, let's go. So yun nga mga kabarok to, bali, ayun yung mga ibon natin. Hindi yata nakita sa camera. Bali, yun nga. Lumilipad pa rin mga ibon natin. Time check, 9:17, magna 9:18. So ito pa lang yung nakakauwi. Bali si Itos Kak, bali ito siya. Tapos si ano natin, si Marcos natin. Yun nga, nagtatry pa rin siyang bumaba, pero di makababa ng maayos. So, release time natin is 6:45. Tapos, time check natin ngayon is 9:18. Kanina, 9:17. Yeah. So, ayun yung mga ibon, no? Susubukan ko silang pababain na. Binabantayan ko, ayun, no? Wala na rin araw. Dahil nga, mamayang 11 is uulan. So, wag naman sana silang abutan sana ng ulan. So, yup. Kulit ng kalaban natin eh. Grabe. So yun nga, balik tayo. Si Marcos. Baba, baba. Pagod na tong ibon natin. Ito na din. Ito, meron tayo tatlo. Yun. There we go. Panganay, si Marcos. Tapos si ano, si Black Tiger. Tapos nagdadatingan tong mga malalaking ibon dito. Grabe. Yung watak-watak mga ibon natin. So, eksakto ano sila pumasok. Uy! Uy, datakmay, no? Kita niyo yun? Grabe! Alam, nahabol mga ibon natin. No, no, no! Nandatakma rin pala yan. Alam ko, nabubugaw lang yan, eh. Grabe! So, yun nga, saktong 3 hours. Nakababa yung ano natin, yung tatlo natin. Saka meron na rin tayo pang bugaw. Sana tumambay rito yung mga uwak na yan. So, yun. Itong mga ibon natin, oh, ayun ang gusto ko. Parang wala lang, di ba? So, ilan na to? Apat na pala yung pumasok. Hindi ko napansin tong isa. Ito, tignan nyo. Oh. Grabe, oh. Parang wala lang. Oh. Ito, tumas nga lang balaibo kasi natakot eh. Yung Marcos, si Captain Hawk natin, kumakain ka agad. Yep, so meron na tayo kagad dito, 5. So, yeah. Tingnan natin kung sino pa yung mga kulang natin. Alright, so ang di pa nakakapasok. Kung 5 yan, kasi alam ko 14, meron pa tayong 9 na ibon na hindi pa umano. Ayun o, 2, hindi ko nabilang. So ayun na, babalik tayo bago sila abutan ng ulan. Yari. Sana wag silang abutan ng ulan. Or sayang, hindi ko na video yan. Ang bilis, grabe. Bilis sila magsipasok. Mga takot eh, oh. So, yun nga, si Marcos dun. Marcos talaga. Si, ano natin. Si Bunso. Pasok, pasok. Huwag ka na magpahuli eh. Alright. So, yun nga. Sakto ano. 3 hours and 15 minutes mga ibon natin. So, ang kulang natin ngayon ay isa. At yun ay si Itos Hen. Itos Hen, you know? Slow motion pa, you know?
So, nandito si ano natin, si White Tiger. Tapos si Bunso, si Panganay, si Choi, si Huben. Yan yung si ano natin, yung OG natin dito. Si Marcos, si Captain Hawk natin. Alright, so dapat 14 itong mga ano natin, ibon natin, pero kulang nga tayo ng isa yung lagi nandito. So, kaya ako kagad nasabi na si Itos Hen yung wala. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kaya yeah, dapat 14. 15 to, pero di ko binibilang si ano eh, yung isang red. Alright, so wala na rin nga pala si Golden natin. So, yun nga. Bali, ano nga pala mga kaburo ko to? You know, si Marcos lang ang kumain, si Bunso lang. Hindi halos lahat sila kasi nga full energy pa yung mga ibon natin. So mapapansin nyo, halos wala namang naghingal sa kanila maliban sa parang tumakas ng onti yung balahibo dahil nga na-stress sila sa biyahe, sa liparan. So napakatibay, 3 hours, so 150 miles na liparan na yung mga kaburo ko to. But kailangan pa natin ng ano tawag dito, mas patatagin pa sila dahil nga lilibal sila ng mga 6 hours sa OB race. So I think kaya na mga ibon natin yan all day. So sayang nga lang hindi natin ito may lalaro kasi nga hindi sa AU ring bad. So yun nga mga kaburo ko to, bali hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta. So sa kulang natin isa-update ko kayo sa next video natin. Pero sana makabalik pa siya. And then yun nga mga kaburo ko to, hanggang sa muli. Ako nga po pala ulit si Brown G. At welcome sa akin channel. Peace out!